Pumasok na balita sa DZRH kaninang alas 3:30 ng madaling araw. Nabulabog ang mga residente sa Tatalon, Quezon City nang sumiklab ang malaking sunog at natupok ang may 100 kabahayan. Agad namang isinara ang bahagi ng Quezon Avenue para bigyang daan ng mga bumbero at agad na maapula ang apoy. Kung ilang pamilyang naapektuhan sa nangyaring sunog at kung magkano ang iniwan itong pinsala, alamin natin yan sa report ni Val Gonzalez. Isang araw bago ang Fire Prevention Month, natupok ng apoy ang mahigit 100 kabahayan sa Agni Street, Barangay Tatalon, Quezon City. Aabot sa mahigit 300 pamilya ang nawalan ng tirahan dahil lamang sa kapabayaan. Ayon kay Quezon City Fire Marshal Superintendent Manuel, napabaya ang nakaplug na charger ng cellular phone ang lumalabas na pinagmulan ng malaking sunog. Sa imbestigasyon ng mga otoridad, sa ikalawang palapag ng bahay ng isang aling puring Buena Fe, nagmula ang sunog. Matapos pumutok at umapoy ang nakasaksak na charger ng cellphone, nagpaniko mano ang mga nakatira sa bahay ni aling puring, napawang kababaihan at iniwanan na lamang ang papalaki ng apoy. Yari sa mga light materials ang mga kabahayan ng informal settlers, kaya't mabilis na kumalat ang apoy. Bago mag-alas 8 na ng umaga, naapula ang sunog na nagdulot ng mahigpit na dali ng trapiko matapos isara ang eastbound lane ng Quezon Avenue. Hindi muna pinadaan ng mga motorista kahit naapula na ang sunog dahil kailangan pang manatili ang mga fire trucks na nakahilera sa Quezon Avenue. Dahil sa nabanggit na sunog, nagpaalala si Superintendent Manuel sa publiko na maging responsable sa paggamit ng kuryente at gasol sa pagluluto na pangunahing dahilan ng nangyayaring sunog sa Metro Manila. Sabi ni Manuel, huwag iiwanan ang cellphone habang nag-charge dahil mabilis itong mag-init at huwag ding iiwan ang niluluto na kalimitang nakakalimutan na siyang dahilan ng pagkawala ng bahay at minsan ay kumikitil pa ng buhay. Para sa DZRH Network News, Val Gonzalez naglilingkod sa pagbabalita. Para updated ka sa mga ganapan sa loob at labas ng bansa, mag-subscribe sa DZRH News Television YouTube channel. Mag-like, share, comment at iring ang bell para araw-araw updated ka.